Hello, magandang araw sa ating lahat mga ka-reclones. Isa na naman pong video ang ating talakayin at ibahagi sa inyo. At dito sa video na to ay pakita ko sa inyo kung paano natin ikonekta yung wiring sa relay. At itong video na to ay suggested video to. At ang nag-suggest nito ay si Ray Gito. So yan sir, shout out sa iyo at sana mapanood mo itong video na to at ito na yung nirequest mong video. Pero bago ang lahat ay nais ko munang sabihin sa inyo na kung di pa kayo nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, please pakisubscribe na at pakipindot na rin yung notification bell upang sa ganun ay updated kayo sa susunod ko pang mga video tutorial. So tara guys, samahan niyo ako at panoorin natin itong video na to. Ngayon po mga kaibigan, ating makikita ito yung relay na aking renewing. At dahil itong video na to ay suggested video, ang gusto niyang mangyari ay tatlong relay yung gagamitin or tatlong relay yung involved. At ang gusto niyang konektahan ng wiring ay yung front and rear blower. So ayan ating makikita, kaya ginawan ko siya ng front EC at rear EC. At sa bawat EC system ay mayroong renewing akong front EC control switch at mayroon tayong resistor block. At ito yung front blower motor, ito yung rear blower motor, then ito yung rear resistor block, at ito naman yung rear EC control switch. Ngayon, dahil tatlo ang gusto niyang relay, itong isang relay ay ginawa ko siyang EC main relay, then mayroon tayong front blower relay, tapos mayroon tayong rear blower relay. Then ayan ating makikita, mayroon tayong battery, at sa bawat relay ay mayroon siyang fuse na tag 30 amperes. Ayan, ito yung rear EC fuse, at ito yung main fuse, then ito yung sa front EC fuse. So ayan, ngayon sa pagkonekta ng wiring ay ito naman yung aking isa-isayin at ipakita ko sa inyo. Dahil ang gusto niyang mangyari ay malaman niya kung paano ikonekta yung wiring na manggagaling dito sa isang relay papunta sa iba pang relay. Ibig pong sabihin, paano ikonekta yung power supply or yung ground na manggagaling sa isang relay papunta sa isa pang relay na gagamitin. So ayan po mga kaibigan, ngayon ay tuloy na tayo sa pagkonekta nitong wiring. So ayan, ang una nating konektahan ay itong kanyang EC main relay. So ayan, sa EC main relay ay mayroon tayong sariling fuse na 30 amperes. Ito yung kanyang fuse, then ito yung wiring niya. Then dito natin ikonekta yung kanyang terminal 30 para magkaroon ng power yung terminal 30 ng EC main relay. Tapos ang sunod natin ay itong kanyang terminal 85. Itong terminal 85 ay ikonekta natin to yung manggagaling sa ignition switch. Ibig pong sabihin, bago siya magkaroon ng power ay maka-turn on na tayo sa ating ignition switch. So dito natin i-konekta. Yan. Ang purpose natin, kaya dito natin i-konekta yung manggagaling sa ignition switch at ikabit natin sa terminal 85 ng EC main relay para maiwasan natin na gumana yung blower pan motor habang naka-off pa yung ating ignition switch, at maiwasan natin na madrain yung battery. So yun yung mga safety tips sa pag-wiring. Ngayon, ang sunod nating ikonekta yung kanyang terminal 87 nitong EC main relay. Ayan yung ikonekta natin dito sa terminal 85 nitong front blower relay at rear blower relay. So ayan, ito yung rear blower relay at ito yung front blower relay. Konekta natin yung terminal 85. Yan. Tapos yung output manggagaling sa 87. Ayan po sir, ito na yung gusto mong makita. Sana ganito nga yung gusto mong makita. Ngayon, yung kanyang terminal 30 dito sa front blower relay ay mayroon din siyang sariling fuse. So ayan natin makikita, mayroon siyang front EC fuse. So dito natin ikabit yung kanyang terminal 30 para magkaroon naman ng power yung front blower relay, yung terminal 30. Tapos ganun din dito sa kanyang rear blower relay. So ayan, nakakonekta na. Yan. Itong ganitong symbol ng wiring ay, ibig sabihin yan ay wiring na not connected. Pagka nag-drawing kayo ng wiring, ganyan ang drawing nyo. Pagka tumawid kayo sa kabilang wiring. Ngayon, itong sunod naman ng ikabit ay yung output naman papunta sa ating load. So ayan yung front blower relay. Itong kanyang terminal 87 ay dito natin ikonekta yan sa positive side naman ng front blower motor. So yan, ikonekta natin siya dyan. Then ganun din dito sa kanyang
terminal ETC7 sa rear blower relay. Ayan, ito din yung positive side ng rear blower motor. Connecta natin dyan. So ayan, mayroon na tayong power supply sa bawat terminal 30. Mayroon na tayong power supply dito sa terminal 85 na manggagaling sa ating ignition switch na kinabit natin dito sa main relay. Then yung kanyang terminal 85 sa rear blower relay at terminal 85 ay mayroon na tayong connection na nanggagaling sa output ng EC main relay. Then ang huli nating ikabit ay yung terminal 86, which is yun yung ground. Ngayon, itong ground ay pwede nating ikonekta ng individual sa body ground. Pero dahil nga ang synergist ng nag-request nitong video na to ay gusto niyang magkasama, ay pagsamahin lang natin yung ground ng bawat relay, yung manggagaling sa front at manggagaling dito sa ating main relay, then yung manggagaling dito sa ating rear blower relay. So ayan, then saka natin i-body ground. So ayan, ito yung symbol ng ground. So ganun yung wiring connection. Tandaan nyo lang lagi, sa kahit anong component, kapag gumamit tayo ng dalawa or tatlong relay, katulad nito, yung bawat component ay mayroon talagang sariling relay yan. Then, ang tips ko lang, lagi, yung terminal 30 sa bawat relay ay manggagaling sa battery at talagang dapat dadaan tayo sa fuse. Di bali itong terminal 85, kukunitin sa output na manggagaling sa ating main relay. Kasi parang switch trigger lang naman yan, kaya okay lang yan ating kunin. Pero itong terminal 30 ay dapat galing sa fuse for battery. Then ngayon, explain ko na lang din sa inyo yung ginawa natin dito sa ating front at saka sa rear EC. Ginawa natin dito ay yung kanyang switch control ay negative. So yan, kaya nakikita nyo, ito yung switch niya. Mayroon tayong symbol ng negative at may 1, 2, 3. At low medium ay ito yung resistor block. Then ganun din dito sa kanyang rear blower motor, negative control din yan. So ayan, may 1, 2, and 3, then low, medium, high. Tapos yung negative niya ay manggagaling na sa ating resistor block, output ng resistor block parehas. So hanggang dito na lang yung video, at sana mayroon kayong napulot ng konting kalaman patungkol dito, at sana mapanood ni Sir Ray itong video na to na yung na kanyang ni-request, at sana magustuhan niya. Sana ganito yung gusto niyang mangyari. So hanggang dito na lang, at maraming salamat sa inyong panonood, at hanggang sa muli. Bye-bye at see you sa sunod pang mga video tutorial.